Marami sa inyo ang familiar na sa ating Panginoong Jesucristo at alam ko ang iba sa inyo kilalang kilala na ang ating Panginoon. Pero sa video na ito, bibigyan ko pa kayo ng 50 facts patungkol sa ating Panginoong Jesucristo nang sa ganon, mas lalo pa natin siyang makilala. Let's go! Simulan na natin ito, huwag na natin patagalin. Alam nyo ba na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, tapos lumaki siya sa Nazareth, and then namatay at muli siyang nabuhay doon naman sa lungsod ng Jerusalem. Ang tatay po ni Jesus, pangalan niya po ay Joseph at isa po siyang karpentero. Ang ina naman po ni Jesus, si Maria. Nung ipinanganak po ni Maria si Jesus, isa po siyang birhen. Nung pinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya ipinanganak sa mga magagandang lugar o sa maayos man lang na lugar. Siya po ay ipinanganak sa Sabsaban. Ang pangalan pong Jesus, ang katumbas po niyan sa Hebrew ay Yeshua. Sa English naman po is Joshua. Ang ibig sabihin po ng Joshua is Yahweh is salvation or God saves. Ang nagpangalan po sa ating Panginoong Jesucristo na Jesus ay si Anghel Gabriel. Since ang tawag po natin sa ating Panginoon ay Jesus Christ, hindi po Christ ang apelido ni Jesus. Ang Christ po, ang ibig sabihin po ng sa Greek ay Christos. Ang ibig sabihin po ng Christos is anointed one or chosen one. Sa Hebrew naman po, ang tawag po natin dyan ay Meshach or Messias. Ibig sabihin po niyan, ang ating Panginoon, siya po yung pinili, siya yung chosen one na tagapagligtas ng sanlibutan ito. So yung Christ po, nilabel lang po yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinunod lang po. Kasi nga po, siya nga po yung Messias o yung anointed one or chosen one. Hindi po December 25 ang date kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Actually, wala pa pong nakakaalam ng exact date kung kailan talaga siya ipinanganak. Kung titignan po natin yung genealogy ni Jesus Christ or yung family tree kung saan nagmula si Jesus, may makikita po tayo doon kung babalikan natin na isang babae at ang pangalan po nito ay Rahab. Si Rahab po ay isang prostitute at hindi po siya Hudyo, isa po siyang Gentile. So kung titignan natin siya pabalik, makikita nga natin na si Jesus Christ ay nanggaling kay Rahab at si Rahab nga po ay isang prostitute. Alam naman natin yung tatay ni Jesus Christ ay isang karpintero. Pero makikita po natin dito, si Jesus din ay nagkarpintero rin. Maaring ito ay nakuha niya sa kanyang tatay na si Joseph. Nagsimula po yung public ministry ni Jesus at the age of 30. Kapag sinabi po kasing public ministry, ito yung pagsiserve mo ng publicly, nakikita ng mga tao. So nakita po natin, si Jesus Christ, nagserve po siya or nagminister siya ng 3.5 years dito po sa mundong ito. At nakita naman po natin, naging isang malaking pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo sa maraming tao. Sa edad po na 12, napakarami na pong alam ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa salita ng Diyos or sa Torah ng pinag-aaralan po nila. At makikita po natin dito, at the age of 12, marunong na po siya magturo. Nagtuturo na po siya doon sa templo. At nakita po natin, marami po ang namangha sa kanya. At yan lang po yung makikita natin na kwento ni Jesus nung siya ay bata pa. Kung babasahin po natin sa Bible, wala na po tayong ibang makikita na kwento ng childhood ni Jesus Christ. Ang unang himala na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo ay naganap po sa isang kasa. At ang himala po na yun ay ginawa niya pong wine, yung tubig. Kung babasahin po natin yung Bible, makikita po natin na si Jesus ay nagutom, nauhaw, umiyak, nagalit. So, parang tayo rin po siya. Kung ano po yung nararamdaman po natin bilang tao, ganun din po yung nararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po, isa po siyang tao. Si Jesus po ay hindi solong anak. Meron pa po siyang 4 na kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae na hindi po pinangalanan. Nagawa po ni Jesus na hindi kumain at uminom ng 40 days. At ang nakagawa din po niyan sa Old Testament ay sina Moses and si Elijah. Si Jesus po ay tinempt or tinokso ni Satanas. After po ng pagpapasting ni Jesus ng 40 days, nakita po ni Satan na gutom si Jesus. At grinab na po yung opportunity na yon para itempt ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po nagtagumpay si Satanas. Siyempre, ang Panginoong Jesucristo yan eh. Binanggit po ni Tomas, isa sa mga alagad ni Jesus, na si Jesus ay Diyos. John chapter 20 verse 27 to 28. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa New Testament po, meron po tayong makikita na pagkakataon na narinig yung boses ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Nung binautismuhan si Jesus doon sa Jordan River, Matthew chapter 3 verse 16 to 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pangalawa po, nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo doon sa Mount Transfiguration. Matthew chapter 17 verse 5 to 6. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi,
Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. At panghuli po, bago po ipako ang ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. John chapter 12 verse 27 to 29. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Maraming beses po natin makikita na si Jesus ay nananalangin at yung pananalangin niya po yun, lagi niya po ina-address sa Diyos Ama. Nung panahon po ng Panginoong Kristo, ang tawag po sa kanya ay Rabbi. Pag sinabi pong Rabbi, ito po ay teacher. Sa panahon po natin ngayon, ang katumbas po niyan ay Sir o kaya man po is Master. Kinugasan ng Panginoong Kristo ang paa ng mga disipulo. Isa po sa pinakamababang gawain ng mga alipin o kaya man po ng mga servant nung panahon po nila is yung paghuhugas ng paa. At yung paghuhugas po ng paa, isa po ito sa napakaraming gawain kasi nga po, yung mga paa ng mga tao nung time po na yun is napakadumi dahil sa alikabok. Dahil nga po, puro lakad lang po ang ginagawa nila. Pero nakita naman po natin na hinugasan pa rin ng Panginoon, Panginoong Kristo, yung paa ng mga disipulo niya po. Pagpapakita po ito ng servanthood ng ating Panginoong Kristo at pagpapakumbaba niya. Tatlong lengguahe or wika ang kayang salitain ng ating Panginoong Kristo nung panahon niya po. Una po dyan is yung Aramaic. Yung Aramaic po yan po yung pinakaginagamit or pinaka-common language nung panahon po ng Panginoong Kristo. Pangalawa naman po is yung Hebrew. Makikita po natin kapag binabanggit ng Panginoong Kristo yung Torah, pag nagtuturo po siya, ito po ay Hebrew. Pangatlo naman po is yung Greek. Yung mga pagkakataon tayo makikita na meron din siyang mga conversation dito sa mga native Romans. Isa na po dyan yung Centurion at si Pilato. So makikita po natin dito na kaya po magsalita ng Panginoong Kristo ng tatlong language. Ang pagpapakain ng Panginoong Kristo sa 5,000, yan lang po yung himala na nabanggit sa apat na gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yung ibang himala po, hindi po nabanggit sa iba't ibang mga gospel. Bago po ipako ang ating Panginoong Kristo, dumaan po siya sa napakatinding emotional stress at anxiety. To the point po na yung pawis niya po is meron ng kasamang dugo. Ang medical term po dito sa panahon natin ngayon ay hematidrosis. At yung pagkakataon po na yan na nangyari kay Jesus is nasulat lang po yan sa Gospel ng Luke. Si Luke po or si Lucas ay isang doktor. Kaya po nabanggit po yan sa kanyang Gospel. Simula po nung pinanganak ang Panginoong Kristo hanggang sa mamatay, makikita po natin dito na hindi iniwan ni Mary ang kanyang anak na si Jesus. So makikita po natin dito yung pagmamahal ng isang ina, yung pagmamahal ni Mary kay Jesus. Wala pong asawa si Jesus. May mga nagsasabi po kasi na si Jesus daw po ay nagkaroon ng asawa. Pero wala po tayong makikita sa Bible patungkol po sa bagay po na yan. At sa pag-aaral po, wala po silang nakita na patunay na si Jesus ay nagkaroon ng asawa. After po ng resurrection, makikita po natin na si Jesus Christ ay bigla-bigla na lang nawawala kung saan-saan napupunta at nakakatagos sa Pader. Bakit po? Dahil siya po ay glorified body na. Pagdating din po ng panahon, pag tayo ay glorified body na, magiging ganyan din po yung mangyayari sa atin. Wala lang po tayong mababasa na kwento patungkol po sa tatay ni Jesus na si Joseph pagkatapos po ng panganak si Jesus Christ. Maraming mga scholar ang nagsasabi na namatay na raw po si Joseph bago po mag-ministry si Jesus. Si Jesus po ay pinanganak sa Israel pero hindi po siya tinanggap ng sarili niya pong bayan. At hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi po naniniwala yung mga taga-Israel or Hudyo na si Jesus po ang Messiah. Ang tawag po ng mga Muslim kay Jesus ay isa. So naniniwala po ang mga Muslim kay Jesus. Pero bilang isang napakahalagang propeta lang, hindi po sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus po ay literal na walang kasalanan. Wala po siyang nagawang kasalanan. Siya po ay perpekto nung nandito po siya sa ating mundo. Pero makikita po natin maraming pagkakataon na nakisama siya sa mga makasalanan. May pagkakataon pa nga na kasama niyang kumain yung mga makasalanan. Ang sabi nga nila, Jesus, friend of sinners. 6 na oras na nakapako ang ating Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, mula 9 AM hanggang 3 PM. Kung napanood nyo na po yung The Passion of the Christ, marami po nagsasabi ng mga theologians or Bible scholar na higit pa raw po ang naranasan ng Panginoong Kristo doon sa palabas na yun. Pinamo po ang ating Panginoong Kristo sa kabila ng wala naman siyang ginawang kasalanan. Actually, literal na walang ginawang kasalanan. Pinako po ang ating Panginoong Kristo sa lugar na tinatawag na Golgotha. Ang Golgotha po, ito po ang tinatawag na place of skull or puok ng mga bungo. Tinawag po ito na puok ng mga bungo dahil yung lugar po na yon is maliit na bundok at yung bundok po na yon ay may tsura na parang bungo.
Si Jesus po, bagamat namatay po, muli po siyang nabuhay. Hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay buhay. Buhay na buhay at buhay sa ating mga puso. Nung umakyat na po ang Panginoong Jesucristo sa langit, ang kapatid niya po na si James, siya na po yung namuno doon sa Church of Jerusalem. Sabi ko nga po sa inyo, si Jesus Christ po ay napakamahilig kumain. Kung babasahin po natin yung Gospel, marami pong pagkakataon na si Jesus Christ ay kumakain at nagpapakain. Marami pong nag-aakala na si Jesus ay sa New Testament lang po lumabas. Doon nyo lang mababasa si Jesus Christ sa New Testament. Pero hindi po. Kung pag-aaralan po natin yung Bible maigi, makikita po natin na si Jesus Christ sa Old Testament pa lang, naandun na po siya at nabanggit na po siya doon. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod. Alam mo ba na kahit 2,000 years ago pa nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo? Alam mo ba na kilala ka ng Panginoon? Dahil nga, alam niya yung lahat. Kilala ka ng Panginoong Jesucristo. Yan yung good news ko para sa'yo. Alam niya yung pangalan mo. At hindi lang yan, mahal na mahal ka ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo eh. Dahil sa'yo. Meron pong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoon po natin is nagtagumpay na po. Ang mga kaaway po, takot po sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon kung natatakot ka, sabihin mo lang ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At kung may karamdaman ka, sabihin mo lang ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. May kagalingan din po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. Ito, alam ko naman po, alam nyo na ito eh. Babalik ang ating Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagkakataon. Si Jesus lang po ang daan. Siya lang po yung daan patungo sa langit. Siya po ang kaligtasan. Wala pong imposible sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ay posible dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan. Nung panahon po ng Panginoong Jesucristo, wala naman po tayong nakita na naging posisyon siya politically. Wala naman din siya nagawang libro. Wala rin siyang naimbento. And actually, kung makikita po natin yung buhay niya, napakasimple lang po ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa nga siya tinanggap ng kanyang bayan. At the same time, pinapatay pa siya ng kanyang bayan. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, makikita po natin yung epekto na nangyari sa buong mundo. Nakita po natin na sa panahon natin ngayon, ang Panginoong Jesucristo ang may pinakamaraming followers. 2.3 billion ang followers ng Panginoon sa panahon po natin ngayon at kasama ka na doon na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ganyan pong karami ang tagasunod ngayon ng Panginoong Jesucristo. Almost 31% ng population po ng ating mundong ito. At higit sa lahat, yung turo niya po hanggang sa panahon natin ngayon, buhay na buhay. Yung turo niya po, yung mga salita niya po, namumuhay po sa ating mga puso. At hindi lang po yan, naniniwala po ako, simula noon hanggang sa panahon natin ngayon, si Jesus ang pinakasikat na nabuhay sa kasaysayan ng ating mundo. Yung lugar po kung saan umakyat yung Panginoong Jesucristo pabalik po ng langit, doon din po yung lugar kung saan siya bababa sa second coming. At ang lugar po na ito ay sa Mount of Olives. Yung Mount of Olives po, favorite place po ng Panginoong Jesucristo yan nung nandito po siya sa mundong ito. Kaya doon po siya bababa pagdating po ng second coming sa bansang Israel. Ang muling sinabi po ng Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat ng langit, ito pong sinabi niya sa kanyang mga disipulo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At yan din po ang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Kasama po natin ang Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. So yun po yung 50 facts patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa nga po meron kayong natutunan at meron pa pong nadagdag sa inyong kaalaman patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto mo pang mas makilala ang Panginoong Jesucristo bukod dito sa tinalakay natin, magbasa ka ng Bible. Mas lalo mong makikilala ang Panginoong Jesucristo at mas lalo mong ma-appreciate ang ating Panginoong Jesucristo kapag nagbasa ka ng Bible. Hanapin mo lang ang Panginoong Jesucristo at pag hinanap mo siya, matatagpuan mo siya. Salamat sa panonood kapatid. Magkita tayo sa susunod na video. Pagpalaan ka ng Panginoon. Mag-iingat ka.